mga taong naniniwala na maiiwasan ng maagang pagbubuntis sa pamamagitan ng pagkawalang malay sa komprehensibong sexual na edukasyon. Hindi ito totoo. Pagkos, nararapat lamang na malaman ng mga tao na ang komprehensibong sexual na edukasyon ay hindi lamang patungkol sa mga makamundong aktibidad. Kabilang na rin dito ang pag-aaral sa katawan, kasarian, kalusugan at karapatang pantao. Sa aking mga tagapagpakinig, kapwa mag-aaral, guro, kurado, magandang araw. Bakit nga ba naisulong ang komprehensibong sexual na edukasyon sa bansa? Ano ang magandang dulot nito sa lipunan? Ang bagong henerasyon ay nangangailangan ng tamang impormasyon tungkol sa pakikipagtalik at sexual na pakikipagrelasyon upang makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang sarili. Ang pagtuturo ng CSE sa sistema ng edukasyon ay mahalaga para sa personal na pag-unlad ng kabataan. Ang mga impormasyong nasa paksa ay maaaring makatulong upang maiwasan ang mga potensyal na problema sa hinaharap tulad ng stereotyping sa silid-aralan, hindi pantay na pagtrato ng tao sa lipunan, at panghuhusga patay sa kasarian. Dapat na isulong ang komprehensibong sexual na edukasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng karahasan, maagang pagbubuntis at patuloy na paglobo ng kaso ng HIV sa bansa. Ang mga isyong ito ay nangangailangang bigyang atensyon at angkop na kasanayan na magbibigay daan para makagawa ng responsabling aksyon na magpoprotekta sa kanilang kalusugan, kagalingan at dignidad. Datapwat ang pakikipagtalik kay isang normal na bahagi ng buhay, ang programang ito ay dinesenyo upang hikayatin at panatilihing nasa mabuti ang kalusugan ng kabataan. Ani nga ni Win Gatchalian, ang pagbibigay ng sapat at wastong edukasyon sa mga kabataan ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawin upang hindi mapagkaitan ng magandang kinabukasan ang kabataan. Ako, si Maya Jaresco, mag-aaral ng Mambagaton Farm School. Magandang araw!